And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the peace which I have lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. And he said, A certain man has two sons. Okay, wait lang po. Sorry, doon lang pa tayo. Ulitin lang natin sa verse 9 and 10. There you go. And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the peace I have lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, pag-aaralan, pagkukunan ng mapulutan, Panginoon, mensahe, Panginoon, dahil ito po ay mensahe at ito ay katotohanan na importante po sa amin, ang maligtas, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, minsan, marami po sa panahon namin ngayon na tinatamad na, minsan, iba na po yung nireplace sa ganitong klase ng gawain. So, I pray, encourage muli kami na maging soul winners, Panginoon, para sa inyo, para sa mga taong ito, Lord, na again, maraming kalituhan sa panahon namin, but makita namin ang kahalagahan, Panginoon, ng kaluluwa ngayong umaga. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so, ako po na po. Good morning po sa lahat. Sabihin ko lang po, no? Ito po yung na-preach ko na. Okay, recycle. Pero, nahilaw po yung akin dapat sa church tayo, yung preaching. Okay lang naman. Yan ang kailangan natin kasi. Pero ito rin, para ma-revive yung iba, hindi pa kayo mahilig mag-soul winning, kulang, or yung iba naman ay, hindi nga, ma-revive. Kasi, ito na naman tayo sa mga bata. Naalala ko, tinitingnan ko yung mga bata, mga bago na naman to. Naalala ko sa atin dito, may mga nanatili naman, no? Meron ba? Ayan, sino ano? Dito sa BBS, meron naman. Pero yung marami na tayo na paglingkuran dito, mga naturuan, no? Sino mong Joan pa, no? Sino mong Jamie, Mayan. Lumilit, lumulitaw na yung ano eh. Ang tawag dito? Litid. Litid ba tawag dito? Sa pagtuturo sa mga bata. Pero ganun talaga. Kaya ang title po nito, The Value of One. Again, recycled. Okay? Na-preach ko na po yun dito, pero wala pa kayo nun. At hindi rin na-record, kaya tama-tama. So, last September 16, 2018 pa. Pero ito po yung mga sikat na topic, no, sa mga old IFB. Pero okay din, gamitin natin. Kaligtasan ng kaluluwa at encouragement para tayo ay mag-soul winning. So, yung binasa po natin, iyan ako lang muna. Ano, alam nyo ba yung kantang Value of One? Doon ko kinuha yung ano eh. Yung title. So, kinakanta namin sa choir. Ibig sabihin ng value, syempre, halaga. At ilang ba gusto natin maligtas? Kahapon po, marami. Diba? So, hanggat maaari, marami. Pero minsan, kahit isa lang yung tunay. Okay? Pero syempre, kung gusto natin, marami. Basahin ko na rin yung ating ano, no? So far, nung tayo nagsimula po dito, San Mateo, Banaba, bilang mission, at hanggang ngayon po, na-church na po tayo, starting last year, ang total po natin, kasi hindi nakalagay doon, dito ko nalang tingnan, no? 2,450 souls. Amen? Konti naman. Yung iba nga, walang listahan eh. Sigurado po yan. Hindi po yung tipong pinilit. Hindi yung ano lang, magtaas lang ng kamay. Okay na. Inisa-isa po namin yan. Dahil nag-start tayo dito, hindi tayo katulad ng iba na ewan ko nung bakit nag-church. May mga ganun po ngayon eh. Usapang church, lingkod sa Diyos, yun ang bulaklak ng bibig. Pero itong pinaka-importanting bagay, nawawala na. Kasi nga, umpisa yan, mag-umpisa yan sa maling doktrina. Pag Calvinist ka, tatamarin ka na. Puro ka na lang papogi dyan. Okay? Kaya mamaya, share natin si Kita, huwag nyo nakalimutan. Bago siya kumain. Dead. Ano ba? Nag-desisyon ka na ba? Hanggang hapon ka o ano? Ano lang, after lunch ka lang. Ah, sige. Share natin si Kit para maligtas siya. Naniniwala ka may langit imperno.
Ngayon sabi sa Bible, yung lagi pag-usapan. So ngayon, gusto ng Panginoon, dahil mahal niya tayo, lahat tayo maligtas. Yun ang gusto niya. Dahil siya'y mabuti. Kaso hindi po automatic yun. Hindi naman pwedeng sa langit lahat, pati sa Satanas, di ba? Judas. So hanggat maaari, maligtas ang tao, kaya po tayo nag soul winning. Pinapaliwanag natin kung anong klaseng tao yan. Harapin natin yan. Amen? Dahil napaka-importante sila yung maligtas at mahalaga sa atin ang kaluluwa, mahalaga yan sa Panginoon, minahal niya yan. At pinapahalagan din natin. So this year, 427. Amen? At counting. So ngayon, medyo review lang po sa iba eh. Sa iba naman, medyo ano din, encouragement. So ang kwento po dyan, kung nakita niyo po, may mga nagmumurmur. Okay, sabi dyan, nakikinig kay Jesus, mga maraming tao, kaso yung mga, ang tawag po dito sa Pharisees, ito yung, kaya ang definition ngayon ng Pharisees, mga self-righteous eh, di ba? So, huwag kayo madi-discourage. Pag may mga Pharisees, nagmamurmur, ano yung murmur? Yung murmur po is yung kumukontra yan, kaso hindi nila lahayagan, kasi nga, takot din sila eh. Kaya sila kumukontra, at ang sabi dyan, parang, eh, ba't yung Jesus na yan? Eh, kung banal yan, bakit niya tinatanggap yung mga loko-loko, mga makasalanan? Okay? So, self-righteous eh, no? Sa atin dito sa church, again, hindi rin tinatanggap, may certain level of pagtanggap, okay? Hindi ibig sabihin na, yung nabanggit ko nga lagi, yung mga bakla, dyan pa lang, hindi na sila makapasok. Lalo na pag nakaano sila, nakaladlad. Ngayon, yung iba, hindi naman ba na yung sikit man, di. Nalaking lalaki to, no? Si Kenneth. Nalaking lalaki. Maraming madami bakla sa inyo, ha? Ingat ka dun. So, may certain level of pagtanggap tayo sa halos lahat ng tao. Pero, yung hindi tinatanggap, yun nga, detalye kasi ng ating pananampalataya. So, ngayon, itong mga self-righteous, talagang gusto niya, hindi na tanggapin ng Panginoon. Or yun nga, nagmumurmur kasi hindi sila sigurado, eh. So what happened there, alam ng Panginoon yon. Again, opportunity to teach. Okay? So ganun ang Panginoon eh. Hindi siya yung mag-set up ng conference, tapos lahat, tapos mag-broadcast. Siya ang magaling ang Panginoon kasi everyday life lang. Habang ginagawa niya yung kanyang gawain, at yung mga sumusunod naman sa kanya, yung mga hindi pala absent, andun na rin, matututo na rin ngayon. Okay? Kaya opportunity to, so tinuruan niya ngayon itong mga ano, no? So, nagturo siya ng dalawang parable, which is halos equivalent, no? So, binasa niyo naman yan. Ano yung isa? The parable of the lost sheep. Kung saan, yung 99 ay iniwan niya, hinahanap niya yung isa. And then, yung isa naman, may 10 coins na wala ang isa lang. Isa na naman, no? At hinahanap niya yun. Eh, actually, itong problema ko sa ngayon, kasi nga, marami po kasi yung mga tinistock dyan sa Lazada kasi nga, alam nyo naman sa Lazada, di ba? Mura dyan, kaso may shipping. So, this message is brought in part by Lazada. Nag-i-stock ako ng kahit ano dyan. Ang problema ko ngayon, pag maghahanap pa na, nasa mga panalaga yun? Wala naman paglagyan eh. Buti si Mamian, magaling pag tinanda. Kaya pag yung mga pang-price dito, siya na yun. Alam niya kung saan mga hanapin eh. So, pero ibig sabihin ko lang, hindi madali, amen? Kaya minsan tinatamad na ako sa Sabado, hahanapin ko yun, eh, pag galing tayo sa, ano, pagod na. Kasi may mga hinahanap ako minsan na, alam ko, meron ako dyan, pero, wag na lang. Hindi ko naman alam, itong barya na to, paano to nawala? Baka nilalaro ng sino. Pero yun nga, yung kwento doon is, lalo yung sheep, yung anak nyo na, nami-miss niyo ba pag nawala? Kaya nga minsan na ano rin kami sa mga bata. Itong mga batang to, andito lang, liliit to. Pag ganyan, na nagwawala na yung misis ko niya pag hindi makita siya, no, siya na. So, lalo na kung ang tupa, mahalaga ba yung tupa? Kung shepherd ka, mahalaga yung isa. Okay? At sa panahon na, dati hindi ako makarelate dyan, kasi nga mga kwento-kwento lang ng pastor. Pero ngayon, nasa YouTube na rin yun. Napanood nyo na ba yun? Sinabi ko sa inyo last time.
yung pinipituhan ng ibang tao, lapit kayo, kakain na. Ayaw lumapit. Tapos sinubukan na naman niya po. Lahat ng paraan, lumapit yung tupa. Nung yung shepherd na talagang, ano, kilala yung boses. Nung kakain na rito, lapit na, parang kala mo, may mga robot eh. Ganyan po ang mga tupa. Kaya importante po sa kanya, kilala niya yan, bawat isa. Okay? So, nung nawala ngayon yung isa, ay malamang ano to, mga young people to. Mga kulit. Okay? Yung inaasahan mo na lang sa church, yung wala. Diba? Sino wala ngayon? So, hahanapin nyo yun, diba? At ang nangyari doon, nakita naman niya at nagsaya siya. So, ngayong umaga po, tapusin natin to. Meron tayong tatlong points ngayon para ma-appreciate po natin yung value ng isang kaluluwa. Again, paano to ha? Sabay po ito. Pwedeng sa mga unsaved. Yung mga kailangan sila yung maligtas. Pwede rin sa mga saved na. Na nawawala. Dito po, dami na nating na pag-ministeryohan dito. Minsan nga, nakakalimutan ko na eh. Pero pag naalala na namin yung mga old pictures natin, nasa na kaya ito siya? No? No? Wala na. Buti nilang iba nakakabalik. So kaya point number one, alam natin yung kwento. Verse 4, ano sabi dyan? Ano man? What man of you? Pakumpara pala natin yung ating ano ha. Sasabayin na natin kasi parallel ano to eh, parables. Ibasa niyo po nga ha. Ready, go. What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. Verse 8, ready, go. Either what woman having 10 pieces of silver, if she lost one piece, doth not light the candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it. So, may napansin nyo ba, ang unang point natin is the problem. Okay? Ano yung problema? Kung may coins ka, wala kang problema. Kung may ship ka, problema. Gusto mo marami, di ba? Ang problema, pag nawawala. Okay? Lalo pag matipid ka, hinahanap mo yan. Ngayon, kung napakarami mong pera, wala kang pakailan kung nawala yung isa. E paano kung mga silver coins yan? Di ba? Napakahalaga nun. Or yun nga, isang tupa. So, yun ang problema. Pero pansinin nyo, sabi dyan, nangyayari talaga eh, no? Pero pansin nyo yung sabi sa umpisa, what woman, sabi naman dito, what man. Okay? Ibig sabihin, para sa lahat po ito. Okay? Pag sinabi sa Bible, ha, sa King James, what man, ibig sabihin lang ng sino, or who. Okay? So, sino ngayon ang mag-soul winning? Sino ba may mga pag-aari? Lahat naman tayo. So, may mga bagay na importante sa atin. Okay? Imagine nyo yung sarili nyo. Kung importante sa atin yung laruan ni Kuya, yan, di ba? Importante sa kanya, subukan yung agawan yan. Gawala yan. Okay? So, importante yan. Kaya, makaka-relate tayo lahat dito. So, pag may nawala dyan, may problema tayo. Gusto ko lang sabihin dito, ba't kinakwento kayo ng Panginoon to? Ba't din nila na pag-usapan yung 99 eh, meron na nga 99. Di ba? Kahit sino naman sa atin. Kasi nga, may pinapahayag ang Panginoon dito, may pinaparamdam siya sa atin na importante at interesado po ang Diyos, ang Panginoon, sa isa. Okay, parang makarelate ka. Sabihin ito kasi, dami yun na ngayon. Actually, minsan nalilito na rin ako. Si ano nga, Clarissa, yun, ano agad, si Danny. Salamat, inad ako ni Danny. Si Clarissa, nakalimutan ko kasi. Buti may technology ngayon, no? Ang hirap po kasi. Pero lahat po kayo, importante sa Panginoon. Amen? Amen. Yung mga batang yan, mga bagong grupo ng bata na yun, yung mga teacher natin, huwag kayo, ano lang to, palamas lang to eh. Pagkatapos niya, hindi natin alam kung sino mag-stay. Huwag ganun. Amen? Importante, bawat individual sa Panginoon, no, alamin nyo kung ano yung kailangan nila. Amen, si Kit, share natin. Importante, ilan na na-share namin dito, Kit? Alam mo ilan? Binanggit namin kanina, hindi pa ako lahat yun. So, pero hindi ako nag-asawa. Anong klase na naman ito? Kahapon, nakadalawa lang ako. Pero, masaya kami pag gano'n kasi alam ko, mahal sila ng Diyos eh. Patulad nun, ilang, kung saan-saan na daw sila naggaling, ang dami daw lumalapit sa kanila doon. Nasa dulo pa sila ng halahala.
Ginoo mo naligtas sila nung araw na yon. Amen? Amen. Ang importante po at interesado ang Panginoon dyan. Hindi natin gagawin sa church na to, yung ginagawa ng iba na gagastos po yun, magdadala sila na, mag-set up po sila ng ganyan, tapos papatasay ng kamay, mag-pray, okay, ligtas na kayo, sulat yan, support. Ganun po ang ano ngayon. Sa atin, hindi ganun. Interesado tayo mismo sa individual, kaya dito, soul winning dito, mga ano po, mga yan, mga bata pa lang. Inutuluan na sila. Kasi paglaki nila, nag-iipon na po yan ang kayamanan sa langit. Hindi yung tinatamad. Hindi, huwag tayo sa mga mahirap na neighborhood. Doon tayo sa, siguro, subukan mo kung may maligtas doon. Kahit po anong suot namin minsan. Inusuot namin yung, lalo nag-uumpisa kami. Lalo nung sa ano pa, Kante Polo. Hindi madali ito, sabi ko. Eh, hindi pa uso masyado sa amin yun. Sabi ko, eh, natututo ang soul winning talaga. Sarap eh. Kaya sabi nga siya, minsan babawo ng neighborhood, alam nyo na. Hindi ako pinalaki ng daddy ko ng ganun eh. Kaya Stephen, sinasama ko yung kahit saan. Maintindihan niya yung kalalagahan. Amen? Ng kaluluwa, eh, hindi ka naman babalik lagi doon. At least, mawin mo sila. Kaya nga, galingan mo rin. Amen? Aralin mo lahat. At siguraduhin mong napiplis ang Diyos sa'yo. Kasi nga, ang totoo niyan, pag hindi ka napiplis ang Diyos sa'yo, kahit anong soul winning iya, sipag mo dyan, nako, hindi yan maliligtas, bandang huli, ikaw ay discouraged. So, point number one, interesado po, no? The problem may nawawala. I-relate again natin yan sa mga unsaved or sa mga saved naman na titigas ng ulo. Na okay ka na, nilagay ka na ng Diyos dyan, aalis ka pa, problema na ng pastor yan. So, salamat din sa mga to, ini-inform nila ako pag si ano, ganyan, na ano. Sa akin na lang ha, huwag yung chichismis. Kasi ako na lang yung discarte, okay? So, pero minsan kasama rin kayo. Pag may nag-ano dyan, ay si ano, si ganito kasi kaya hindi na nag-church yan dahil sa ML. Lagi, ganun naman lagi. Alam ko na po yun. Yung panahon namin, may ganyan na rin. Hindi lang ML. Hindi lang Mobile Legend. Hindi na alam na tayo. Naabutan niyo yung Mario Brothers. Hindi na rin. Hindi ka makarelate, no? Kasi hindi ko inalaro ang... Nung panahon nyo, nung matindi sa mga kabataan, basketball siguro, no? Yan, basketball. Yung iba, absent sa church, basketball. Kaya yung ibang basto, natuto rin eh. Mahilig din sila sa basketball. Sinasama nila sa... Okay din eh. Mahilig ka ba sa basketball, man? Diba? Ito si Brad, yun ha. Yan ang mukha ng basketball. Tingnan nyo. Kaya, pag-pray tayo na magkaroon... Ito, nagkaroon na nga dito. Kaso parang... Gago exclusive eh, ewan ko. Ano po? Ito, nagkaroon po bagong kasa half court lang. Pero anyway, punta doon. Huwag niyo magpalit ang gawain ng Diyos. Amen? Kung saan man yan. So, ganun, problema ng pastor yun. Eh, ako, alam po na yan kasi nga, 18 years ako sa church. So, sa amin, sa Masinag. So, ngayon, ayoko mo, pastor kasi yung mga ganyang bagay. Ano ba yan? Papabilimahin ko pa ba yun? Pero sa totoo lang, problema yan ang pastor. Amen? Tsaka yung mga nag-aakay. So, kaya gusto ko sabihin, kaya huwag kayong magtataka, basta bayaan mo na yung mga yan. Kami dito, okay naman kami, hindi pa ba kami sapat? Huwag kayong magtaka, kasi interesado ang Panginoon sa mga isang individual na yan, kasi pag yan ay naligtas, syempre, okay, di ba? Mahal ng Diyos yan eh. Pero lalo na, pag yan naman ay nagtapat din, hindi lang naligtas, na-disciple, naakain din, magtapat yan eh, kung magpastor pa yan. Amen? Eh, kailangan natin sa panahon natin ngayon, maayos ng mga pastor. Yung mga nagpapastor ngayon, yan, ginaganyan lang, yayaman ka. Mali agad, umpisa pa lang yun, no? Pero may mga ganun. Sino ba yung kausap ko? Kailan lang? Anyway, so the problem, nawawala. Yung mga hindi dapat nawawala, again, kaligtasan, yung mga hindi paligtas, at mga ligtas na, nawawala pa, nagwawala. Yan ang problema. Pero, ito naman yung number two, may ano naman, may solution. Amen? Pag yun nawawala, nabanggit ko kanina, anong bala ko doon, paano makikita yung mga gamit ko. May proseso dyan. So, una, hindi mo alam kung nasa na eh. So, isa-isain mo. Okay, ito yung lalo yung mga matagal mo na hindi nagagalaw. Yung kwarto ko po, yung pisina ko, napakaliit lang na, pero daming gamit. Kaya, umpisa mo isa-isa, bababa. May proseso, amen? Kaya number two natin, the process.
So sabi po dyan, paano ng Panginoon interesado siya sa mga maliligtas at mga marirestore? Anong proseso na dapat nating gayahin, gawin? So dito sa parable na to, dalawang parable, pinakita po siya yan. Okay, sabi kanina sa lost sheep, ang sabi doon, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Sa kanina naman, yung woman, ganun din, having 10 pieces, if she lose one, nakita niyo yan, that not light a candle, buti nga sa panahon natin ngayon, sa even cellphone, may flashlight na. And then sweep the floor. Hindi po naglinis yan, ibig sabihin nun, talagang sweep. Okay, sa panahon natin, ginagamit niya sa US. Ibig sabihin ng sweep, ibig sabihin, pag sinabing sweep mo yan, hindi ka magwalis, ibig sabihin, hanapin mo isa-isa. Okay? Sweep the house and seek diligently till she find it. Kaya, ganito ang proseso. Sabi din kanina, go after. Ang sabihin ng go after, hanapin mo. Sundan mo. Hanapin mo. Yun nga. Go after. Lalo yung sheep, paano mo hanapin yun? Ang maganda sa sheep, wala sa bahay, medyo malaki yung sheep, di ba? YouTube na naman nasa utak ko. Kaya nakita niyo ba yung YouTube? Yung sheep na, ano? Nawawala yung sheep niya. Yung pala, nasa ilalim na ng, ano? Ng, tawag dito, daanan ng tubig. Yun, narinig niya. Paano ba yan? Parang andito, yung inanap nila, andun ba naman yung ship? So, hindi rin madali, no? Kahit malaki yung ship na yan. So, pero sabi dito, ang proseso ng paghahanap sa kaluluwang nawawala, ano daw? You go after it. And you leave the 99. Anong sabihin nun? Ibig sabihin, importante yun, kailangan mong iwanan yung marami. Basta parang illogical yun, kasi parang kung nawala yung 99, paano na yan? Actually, hindi. No, sa kaluluwa, kahit sa church, nabanggit ko na dati sa inyo, no, YouTube na lang nasa usta ko. Pag yung mga sheep daw, magkakasama yan, hindi yan ganun ka, helpless. Hindi katulad nung isa. Okay, nakita niyo ba yung meme sa ano, post ko ulit? Yung humiwalay, tapos hinahabol siya naman. Hindi ko kailangan ng church, di hinahabol siya kayo. Humiwalay ka eh. Pero pag nasa church ka, kahit wala, hindi ko alam pinagdadaanan ni Kenneth. Pero andyan siya sa church, mamaya may makakausap siya dyan, I hope, spiritual. Lalo yung mga elder natin. Amen? Naalala ko, ganun din ako sa church noon. Minsan, siyempre, may iwan ka lang dyan. Yung pastor, ibang ginagawa. Kausapin na ako noon, yung mga tatanda. Pogi mo ba da? Kamusta? Ganun yan eh. Alam na nila yung kailangan mo rin eh. So naalala ko yun, ano mo ba? Yan, i-entertain ako. Yun. Kamusta naman? Saan nag-aaral? So, magagabayan ka. Amen? Kahit wala si Pastor noon, nag-abroad pa. Kasi basta mayroon siyang ano nun eh. Pumunta siya ng US noon. So, ilang linggo rin wala yung Pastor. So, pero dahil iniwanan ka, pero andun ka sa church, ano, may labang ka, di ba? Kaya huwag kayong maalis sa church. Kahit iwanan kayo ng sandali, nung isang araw, iniwanan ko kayo, di ba? Pero meron tayo dito ng ano, preacher. Amen? So, ganun po yan. So, kaya, matalino po ang Diyos, hindi naman napapabayang, ano, walang ano. So, iniwanan yung 99, pero may mga lalaki doon, may mga babae doon, marami sila, may laban sila. Kaya kung nakita niyo yung, again, sa video, hindi makalapit kahit leon. Kasi yung mga sungay ng mga lalaki, doon eh. Ganun po yan. Amen? So, importante ang isa sa Panginoon, pero pag iniwanan yung iba, is malakas yun. So, so, dinidescribe ko po ah, kinukuhaan natin yung parables ng paraan kung paano ang Panginoon ay kumikilos at ganun din tayo. Amen? So, yun. So, importante yan. Kaya ako minsan, naalala nyo, meron kasi dito gusto mag-church dito, isang tao lang yun. Naisip-isip ko, ba't ko pa ikukonsin, tiniwalag na nga to sa iba eh. So, diba? Huwag na lang kasi baka yun, si Joy. At si Daisy, mapanti sa atin yan. So, bakit ko kinonsider pa yun na ilipat dito ako sakali lang? Kasi nga, importante, amen? At nagtitiwala naman ako sa inyo. So, pero naiisip ko na yun.
pag loko-loko pala to, tapos napunta dito, paano kayo? Amen? So, pero kailangan natin gawin kasi nga mayroon tayong mandatory sa Panginoon. So, gusto lang sabihin dito, pansinin nyo, go after, then leave the 99, sabi nyo, until he find it. Ganun po tayo mag-soul winning. Amen? Pasto, nasubukan ko yan, ang hirap. Yung batang kausap ko, hindi niya makaintindihan eh. Ano ang solusyon? Okay. Minsan ganun pala ano natin, yung mga napansin ko, kaya nahihirapan din ako, tinitrain ko yung iba. Ewan ko pa naman, bakit yung una, pangalawa nilang may encounter, yung pinakamatindi. Hindi. Paano ko encourage to? Eh, ako, pag nag-soul winning ako, okay na eh. Meron kami na-encounter doon, dinibate pa siya. Sabi niya, ayoko na. Anong ganun. But anyway, ang proseso po ng pag-aakay ng kaluluwa, hindi madali. Kaya sabi dyan, search diligently. Okay? Ibig sabihin nito, yan, kunwari, nag-aaral pa lang kayo, pastor, hindi mo alam ang, alam ko yan. Ang gawin mo, aralin mo. Amen? Huwag kang ihinto, andun yung pag-ibig mo, pero yung, sa ating mga Baptist, hindi tayong tipong ano lang, gaganyan lang tayo, mahal kayo ng Diyos, ating ganyan. Okay, tapos na. Hindi tayo ganun. As in, inaalam natin exactly, kasi alam natin, kung talaga maliligtas yan, una, pag hindi ligtas yan, hindi mo madi-disciple. So, una, dapat maligtas muna siya. Kaya kahit isa-isahin natin yan, eh kung matuto naman yan, di ba? Hindi mo na yan, hindi ka naman mahihirapan. At again, yung growth sa church po ay natural yan. Hindi yan kailangan gamitin ng gimmick. Okay? Kaya ulitin ko lang ha, may proseso tayo. Una, may problema tayo. Pero may proseso. Okay? At inisa-isa tayo, go after, leave the 99. Okay lang yan. Mabubuhay ang 99. Marami sila eh. And then, letter B, dito sa point na to, seek diligently. Ibig sabihin, alamin mo exactly ano yung dapat mong gawin. Katulad ng paghahanap na isang nakawalang tupa, paghahanap ng isang coin na napakaliit, may metal detector ka sana, madali, no? So, sa panahon nila, hindi, candle pa nga, eh. So, mahirap. Sweep the house. Ang sabi doon, ganun din. Okay? Ngayon, mayroon pa ako definition dito, no? The Lord and His servants is our thorough on winning souls. Ang another term dyan is painstakingly. Narinig nyo na ba yung painstakingly? Kasi talaga kahit mahirapan ka, mahirap. Again, kaya napansin ko na yung kay pastor, kaya minsan observe nyo na yung pastor nyo. So pag kami nagkakausap doon, nag-uusapan nila yung tao. Detalye, yung background. Bakit ganyan? Ano bang pinag-aralan niya? Meron, wala. Anong business niyan? Anong background ng pamilya niya? Lahat yun! Isip ko, wow, wala bang mas madali paraan na katulad ng ginagawa sa Catholic? Ang dami nila. Wala eh. Hindi yun ang paraan ng Panginoon. So, mahirap at mahirap. Kaya ito yung example niya sa atin eh. Hinanap niya yung tupa, hinanap niya yung coin. Kaya may paraan. Amen? So ako nagugulat na nga lang minsan, ito lumalago na tayo kahit paano. Ay may paraan talaga. Amen? So hindi madali. Kaya masaya ako pag may mga bagong mukha dito. Pero in the back of my mind, minsan naaalala ko yung mga ano eh. Medyo may masaya pero may malungkot. Okay? Eh bago pa nga lang tayo. Eh syempre lumaki rin ako sa, hindi naman lumaki sa church. Ano na ako, no? College na ako nun eh. Naaalala ko rin yung mga sa church namin, sa mother church. Ang dami niya, minsan masaya yan, bandang huli, wala na. Nakakalungkot, naewan. Pag binasa mo na lang yung ano ni Pastor, doon ka na lang ano eh. Hindi na maiyak. Pero parang gano'n, nababasa mo yung minsan frustration niya. Kasi ang dami. Ang daming effort, ang daming panahon. Minsan na nasayang. Hindi naman nasayang, na-invest. Pero minsan gano'n eh. Pag hindi maganda yung ano, di ba, lupa. Hindi maganda lupa, sayang lang. But still, yun ang proseso. Okay? Number one, the problem. Number one, the process. Alamin mo yung proseso, pagtsagaan mo. Amen? At magtiwala ka doon. Huwag yung, again, kukuha ka ng proseso sa mga, alam mo na, sa ibang mga hindi na maligtas. Okay? Nakita natin yung proseso, mahira, pero pwede. At mangyayari, mahanap natin, ma-restore ang dapat, ma-restore. Okay? So, last, hindi na tatapos doon. Yan ang maganda. Amen? Hindi puro paghihirap. Sino ba itong gusto yung hinahanap ka?
Yung mga bata pa yung anak ko. So, nakakasaw eh. O, Stephen, pahanap mo nga yung ano. Eh, naglalaro yan. Wala. Na, ganyan lang yan. Nay, wala! Kasi nga, mga bata eh. Hindi ko nga makita eh. Hindi ganun. Amen? Kung hindi mo nakita ngayon, kailangan makita, gawa ka ng paraan. Ganun po tayo. Again, hindi tayo lalayo sa kalooban ng Diyos at sa style ng Diyos. Okay? Soul winning, ganun at ganun yan. So, number one, problem, may proseso. Pero huli, ano yung maganda dyan? Ito na yung ano. Nung nakita niya na ngayon, hindi madali, pero nakita niya. Ano sinabi niya? He called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I found my sheep, which was lost. Ganun din naman yung babae. He called her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I have lost. Ito yung maganda dito. Pwede, kung nahihirapan ka ngayon, magturo, mag-soul winning, nag-aaral ka pa nga lang, mahirap na. Pastor, paano nga nagawa yun? Diba hindi natin kilala? Isang punta mo doon, naligtas na. Ano yun? Magic? Hindi. Taon po yun na binilang, eh, lalo na pag hindi ka galing sa isang soul winning church o medyo-medyo lang. Ano magagawin yun? Sige nga. Ngayon, itong ano ba, kaya natitraining sila, hindi rin mahirap sa kanila kasi ano yun eh. Sabi nga siya, magkakasakit tayo pag di tayo nag-soul winning eh. Amen? Ito yung masaya. At kung nag-uumpisa ka pa lang, ito yung pwede mong i-look forward. Amen? Isang araw, lalabas ka rin at hindi ka magagawa. Meron kayang mawiwin ngayon? Hindi na ngayon. Kasi sabi dito, ang maganda dito, nakita niya, at pagkatapos siya makita, ano, hindi natapos dun eh, di ba? Pareho sila eh. Ibig sabihin, ito po talaga pwede natin i-look forward. Nang nakita niya, ang saya-saya. Yan ang mausap ngayon. Yan pa rin ba? Ano bang ano nyo ngayon? Panalo, yan ata ano nyo ngayon eh. Uy, panalo. Nung panahon namin, kasi may commercial line, ang saya-saya. Yun na yun eh. Ano na bang ano nyo ngayon? Catchphrase nyo. Wala. Oh, wala. Kabataan niya talaga. Walang ganyan. Hindi alam kayo, panalo yun, no? Winner. Hindi na ba yun? Jackpot. Wala na yun. Panalo, amen. Party-party. Yan, yan pala sa inyo. Ituin mo anong ginawa. Tinawag pa yung kanyang mga kaibigan, kanyang mga kamag-anak. Ano ba yung neighbor? Kapitbahay. At sabi, rejoice with me. Alam nyo ba, ang Panginoon mismo, at sabi nga doon sa binasa na kanina, pati mga anghel. Sino dito may bisitang anghel? Ha? So, wala ka sa bisita ko. Bisita ko si Mayor. Kainan kami. Wala ka. Sino bisita nyo? Na, di ba ganyan yan pa? Kasi ako, hindi ako mahilig kasi dyan. Pero iba napansin ko, kahit walang pera, mangungutang yan. Tapos nag-invite ng sino, kainan, di ba? Kasi nga, ang gusto niya yung, uy, nakisaya kayo sa birthday ng aking aso. De. Kung sino man yan, ganyan po yun eh. May ganyan ba ngayon? Mayroon ganyan eh, no? So, mag-invite yan. Tsaka yung mga, naalala, pandemic na naman nasa utak ko talaga kasi, para malaman nyo, okay? Alam nyo ba yung si Boris Johnson, si Obama especially, kasigsiga ng lockdown kahit sino sa Pilipinas. Eh syempre birthday nila, eh feeling nila ganyan sila, ayong above the rules. Nagparty-party yun, walang mask. Eh maya, for the record ha, basahin nyo rin. Eh niloloko tayo ng mga yan. Okay, naipasok ulit. So ganun po yung kasi importante sa kanila na magsaya tayo. Amen. Again, ako hindi ako masyado makarinig dyan kasi hindi kami ganyan eh. Kahit birthday ko minsan, isang kain lang kami-kami lang. Pero naiintindihan ko sa tao, gusto niya makisaya. Amen? So, gusto ko sabihin dito, pag soul winner ka, basta wala nga akong pera eh. Sino bang ano dito? Sino bang soul winner dito? Si Brad. Buti nga, may bike to eh. Alam nyo, may kilala naman kami, walang anak. Okay? Si Brother Edison, shout out. Natuwa ako doon kasi wala siyang anak, medyo matanda na siya, pero soul winner, sumasama sa akin yun. Kaya sabi ko, in-encourage ko, Brad, wala kang anak, pero marami naliligtas dahil sa'yo. Amen? Talo mo pa yung maraming anak.
Eh sabi dito, yung mga bisita niya, mga sa langit, nagpa-party-party. Amen? Basta wala kang pera, mag-soul-winning ka na lang. Or pwede din mag-akay. Oh, yung hirap, alam nyo, halos na mahirap akay yung mga backslider. Ang hirap po niyan. Dati nang umaten, tapos na ano, sa preaching ng pastor, kasi may kilala akong bakla, pastor eh. Pagpalit mo na yan! Hanggang maaga pa! Dito yung mga pogi, mga ganda sa church. Amen? Sino gustong kaibigan bakla? Mga kadiri yan. Yan ang ano ngayon sa monkeypox. Nung una ko pa sinasabi yan. Kasi alam na, hindi na po bago yung monkeypox. Tingnan nyo ngayon. Ngayon, alam na rin nila. Di ba? Ano sinasabi? Di malamang matatawa ka, maaasar ka eh. Sabi ba naman ng huling balita? Iwasan nyo muna. Hindi nila iwasan yan. Yan ang gawain yung mga yan eh. So, dito kayo sana. Amen? Mga yan, sina ano. Kaya ako, masaya ako pag nandito kayo sana. Masaya rin kayo pag nandito kayo. Amen? Ayan yung mga maayos na tao. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Ayaw nyo, tingnan nyo. Ayaw maniwala. Ayaw, kailangan magtiwala sa Diyos. Pinagsama-sama tayo dyan, hindi yung basta-basta ang church. Amen? Lalo na pag yung quality ng church maayos. Para kayo dyan, ano, yung ano daw, yung isang church na pinagmamalaki nila, ay dito umaten si Gary Valenciano. Wala, sinabi sa atin yun. Amen? Dito umaten si Brian. Amen? Si Brother James, dito umaten. Ganun dapat. Ang kwento ng buhay nito, ibang klase. Amen? Hindi tayo sosyalan. Eh si Valenciano, compromiser yun eh. Ganyan-ganyan pa yun eh. Hindi niya maiwanan yun kasi yung pera eh. So yung boses pa nun, di ba? Dati gusto ko rin yan, pero nung si pastor, inasal niya yan. Oo nga, no? Ba't ba napapakinggan ko? Anyway, number one, the problem. Number two, the process. And number three, the postscript. Okay? Celebration over recovery, retrieval, or regain. Or, yun ya, pag may naligtas, masaya yan. Amen? Mamaya, bibilangin na naman natin yung na-save this week. Okay, mamayang hapon. Masaya na naman natin yan. Amen? Amen. Iba, parang di masaya kasi hindi nagpa-partic eh. Aralin nyo. Hindi yan imposible. Lalo yung mga kamag-anak nyo. Ako, hindi ko makakalimutan yun. Eh, hindi pa nga masyadong soul winning kami nun, ha? Yung makalimutan nun, kasi nga, si daddy, sensya na ano din, ha? Ganun talaga eh. Eh, yung daddy ko dati, ayaw na ayaw dito. Sabi lang, maiyak tuloy ako eh. Sabi lang, pastor, pag-pray mo lang, bad. Hindi yan basta-basta, pero parala, ilang taon na, pastor! Pag-pray mo lang. Hindi na ako iiyak, ha? Pero yun, maniwala kayo, amen? Ngayon, ang maganda dito. Kasi mahirap nang iwin yung inyong kamag-anak, mag-soul-winning ka sa labas, masasanay ganyan. Amen? At lalong-lalo na, ngayon, pag nagtapat ka sa church, sino ba dito may kamag-anak? Pame, magtapat ka lang. Nakikita mo yung ano mo, papa mo, nagpapakanta na dito. Ano pangalan ni papa mo? Proylan ba? Okay, naalala ko tama. Brother Proylan, lead us in singing. Iyak-iyak si pamilya. Alam mo, di mangyayari ito. Oh, natawa-tawa kayo. Nangyayari yan. Amen. Eh, mga lalaki kasi, alam nyo na, ganyan lang yan sa umpisa, matigas. Pero malambot din yan. Amen? Amen. Walang matigas na tinapay sa mainit na soft drinks. Alam nyo na yan. Okay, so mag-try nyo lang. Kaya sabi din, ang saya nila, di ba? Pati sa langit, nagsasaya kasi, yung sa langit kasi banal dyan eh. Mahal nila yung mga kaluluwa na yan. Kaya kahit uso ngayon yung mga bakla ngayon, yung mga BTS, yung ML, walang kwenta yan sa, ano, sa langit. Malalaos lang yan eh. Ano ba next na laro ngayon? Basketball season. Wala nang bago dyan eh. Shoot lang na yun. Pero pag may na-save, ay, party-party na naman yung mga ngayon. Hindi ko alam ginagawa. And sabi dyan, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen. Kaya kung matalino ka, kapunta ka sa langit, isipin mo yung ano, siguro maraming appear sa'yo doon. Kung hindi po dito, puro basketball ka, naisip-isip mo, maraming appear sa akin. Woo! Champion! MVP! Lang kwenta.
Pag soul winner ka, doon ka nag-iipon. Mga anghel ang appeal sa akin. Woo! Soul winner of the year. Oh. Yan, napakaganda. Amen? Number one. Tapos na po tayo. The value of one soul exceeded the treasure of the whole world. Amen? Basahin nga natin yun. Sa Matthew 16:26. Ready, go. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? Okay, so Mark 8:36, ganun din po. Ano sinasabi ng Panginoon? Ito, lagi kong ginagamit to eh. As all winning. Kasi yung mga taong yan, kailangan lang talaga may gumalabit eh. Eh, lalo yung mayayaman. Ayan nga, pag-pray nyo again yung mga ka-batchmate ko, sana ma-reach ko. Kasi nag-give up na ako sa mga yun eh. Oo, natotoo lang, sumama din loob ko kasi wala. Right, yung kasi mga barkada ko yung iba organizer pa. O syempre, iniisip ko, di ba, makapenetrate tayo. Wala eh. Ayaw, gusto mo wholesome, gusto namin inuman eh. Bakit ba? Kaya isip-isip ko, bahala na kayo dyan. Pero this time, magkakaroon tayo ulit ng pagkakataon. Pag-pray nyo po sila. Amen? The value of one, importante po yun sa Panginoon. Ang hirap naman, kakabisaduhin mo yung Romans notes. Ilan lang yon, kaya mo yan, amen? Eh, ito nga si ano eh. Si Diyo, sigurado ka dito. Kaya mong kabisaduhin yan. At lalo yung paano yung paliwanag. Eh, sumama ka ng soul winning. Kahit apat na linggo, hindi mo nakuha yan. Apat na buwan, ewan ko na lang. Amen? Pwede natin si ano, hindi nakakasama to. Gusto na mag-soul winning eh. Si Pame, so hindi siya pinapaya sa malayo. So ganito nga, kaya madami tayo. Mas maganda magkaroon tayo ng organize natin kung after na nung sa alala. Kasi hindi natin mapabayaan yung mga dito. Amen? Yan, katulad nyo na ano. Yan, mga bye-bye sapa. Tsaka, anong pangalan ng lugar ni Bad? Sa amin po, wala rin dakdak po. Da. Ganun talaga tayo, no? May hala-hala, may palay-palay. Malapit tayo sa mga ganun lugar eh. Lagundi-lagundi. Bye-bye. Dap-dap. Bye-bye. Sapa. Ano pa? Wala ba dyan Corinthian Garden? Yeah. Ayaw nila sa Panginoon. Eh. Mahala sila. So, amen. Amen. Let's go, soul winning! Amen. Importante yan. Kaya nga minsan yung mga kaibigan natin na hindi masyado soul winning, inaasar natin na mga tablan. Kasi baptist ka eh. Tatak natin yan. Huwag natin pabayaan yung mga iglesia ni sino dyan. Iglesia ni Batman, saksi ni Robin. Sila yung andyan, mga Mormon. Mga Moron, sila yung andyan. Tatak baptist po yan, soul winning. Pero again, alamin mo muna. Alamin mo, tindihin mo. Again, huwag kang mag-assume. Aralin mo, yun ang mahirap na part dyan. Yung aral, patibayin mo yung loob mo. Mahalin mo yung mga kaluluwa. Hindi ko pwedeng sabihin lang dito yan sa inyo eh. Kahit isigaw ko yan dito, mahalin ang kaluluwa. Man, anong sabihin nun? May sakripisyo. Amen? Kahit yung makukulit na bata, mahalin yung mga kaluluwa, mahalin mo yan. Kahapon ito, ito naalala ko. Tapos na po tayo. Isa sa mga unang ituro nyo po, ano ha, sa mga bata. Kasi sinasakay sa sasakyan eh. Okay lang naman. Pero, kahit sa sa church, ito nga, maayos na magdamit, di ba? Yan, turuan nyo po sila, maligo. Nagsipin nyo, ha? Diyan mag-umpisa yan eh, mga bata. Kung di nila kayang gawin yan, ano, mahirapan na turuan ng malalim na salita ng Diyos. Eh. Pero at least yan, umpisa yung mga magsipin nyo ka, magugulat yung mga magulang yan. Ba't kaya yung anak ko, di ba? Maayos magdamit na, kasi naturuan sa church. Amen? Amen? So, yan. At this time, let's pray. Panginoon, maraming salamat at nakita namin muli ang value of one. At kung napakimutan sa inyo ng isa, lalo po ang marami. Especially, Panginoon, kung tunay silang maliligtas, yung mga unsaved. At yung mga saved na, Panginoon, ay maaakay sila dahil sa aming mga patotoo, aming paglilingkod. Makikita po nila yung path patungo sa maayos na buhay, Panginoon, pinagpalang buhay. I pray na bigyan niyo po ng talino, tiyaga, pag-ibig, Panginoon. Makita namin yung pag-ibig niyo, kung paano sila iniibig, Panginoon. Nakita naman namin, kayo po'y namatay para sa amin. Bago po yun ay nagturo kayo ng katotohanan. Wala kayong kinatakutan, Panginoon. Kayo matapang,
Kahit po Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, nasaktan, nauuhaw, but lahat po yan ay hinayaan niya sa kanya sarili. I pray na man-carries kami mag-soul winning at mag-akay din, Panginoon, mga backslider. At supportahan, Panginoon, yung gawain, Panginoon, sa lahat po sa aming bilang. At I pray na itong bilang na to, ang aming bawat isa nandito, Panginoon, doon po yung goal namin, mahalin nga ng totoo. Therefore, mahal namin yung gawain, Panginoon, na magligtas at mag-disciple, again, magpuri sa inyo, Panginoon. Hindi lang po, Lord, kaya mong malalati. In Jesus' name we pray.